pagpili ng maraming nurse na magpatuloy sa pangangalaga ng mga COVID-19 patients. Ang ilan sa kanila tinamaan ng virus pero agad ding bumalik sa serbisyo paggaling. Kabilang po sila sa mga binibigyang pugay ngayong International Nurses Day. Nakatutok si Darlene Tai. Maraming frontliners ang nangunguna sa laban kontra COVID-19. Pero maituturing daw na pinaka-exposed ang mga nurse. Sila kasi ang mas malapitan at mas madalas na humarap sa mga pasyenteng may COVID-19. Makapagpapatunay dyan sina Justin at Jen na kapwa nurse sa ibang bansa. Bumigat ang trabaho kasi nga niles namin yung exposure ng mga tao sa patients. So talagang 3 times lang kami pumapasok sa patient room. So ang mga nurses as in lahat, literal, pagkain, pagsubo, paglinis sa kanila, as in literal kami lang. Pag dumadating yung doktor, minsan hindi na sila pumupunta sa pasyente. Yung reason nun kasi syempre baka sila yung magdala sa pasyente and pag yung isa pa baka naman yung pasyente naman yung makahawa sa kanila. Hindi raw sasapat ang salitang mahirap para mailarawan ang ginagawa ng mga nurse lalo na ngayong may pandemya. Ang ilan sa kanila, wala pang sapat na PPE, kaya mas mataas ang chance ang mahawaan sila ng sakit. Wala nga kaming full body suit eh. Sa amin, gown lang. Tapos yung N95 namin, reuse namin. So yung face mask, di-disinfect lang namin. And yun na yun for the whole day. Ayon sa DOH, 759 registered nurses na ang nagkaka-COVID dito sa Pilipinas. Sina Justin at Jen, kapwa nagpositibo sa COVID-19. Hindi raw biro ang magpagaling mag-isa. Bale, for 2 weeks mahigit, nakakapraming kasi sa loob ka lang ng bahay. Medyo nakaka-frustrate, nakakapraning na gusto mong lumabas pero hindi pwede. Pareho silang bumalik sa serbisyo matapos tuluyang gumaling. Si Michael na nurse naman sa isang pampublikong ospital dito sa Pilipinas, pinili ring magserbisyo sa kabila ng takot. As a nurse, kailangan ka talaga ng healthcare system. Malaki yung responsibility mo, malaki yung obligasyon mo sa pasyente. Ayon sa Philippine Nurses Association, mahigit 500,000 ang registered nurses sa Pilipinas. Pero nasa 40% lang ang nagtatrabaho rito sa bansa. Kulang na kulang daw ito ayon sa Filipino Nurses United. Kami nananawagan na dapat magkaroon ng mas mabilis na hiring, mass hiring ng nurses sa ating mga ospital, both sa government at saka sa private hospital. Kasi kung merong sapat na staffing sana, mas merong pahinga ang mga nurses at hindi sila masyadong pagod na magpapabagsak sa kanilang immune system. Ngayong araw ang International Nurses Day, ipinagdiriwang din ngayon ang 200th taong kaarawan ni Florence Nightingale, founder ng modern nursing. Kaya sa iba't ibang panig ng mundo at bansa, binibigyang pugay ang mga nurse, tulad na lang sa isang ospital na ito sa Caloocan. Marami raw paraan para maipakita natin ang pasasalamat sa nurses at ibang frontliners, gaya na lang halimbawa nitong pagsusuot ng pulang ribbon sa braso. Pero mas maipaparamdam daw natin ang ating pasasalamat kung mabibigyan sila ng sapat na sweldo, benepisyo at proteksyon gaya ng mga PPEs. The appreciation should go beyond words. It should go into action. It should go to putting for example teeth to loss, for example, like kagaya ng sinabi natin, yung sweldo nila, yung hazard pay nila, yung Magna Carta, ano ba yung mga nakalagay diyan sa mga existing laws, no? So ipatupad mong protection, we give it to them. Isa rin sa kanilang hinihingi ang huwag silang i-discriminate dahil masaya naman daw silang gawin ang trabahong sinumpaan para maprotektahan ang buhay nating lahat. Despite the fear, the uncertainty, andito kami. Kung hindi ko to gagawin, at kung marami pang ibang nurses na hindi ito gagawin, paano na lang? Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Tulong mula sa gobyerno pa rin.